Sander. Salamat sa pagligtas mo sa amin na kung di ka dumating, baka kung ano nangyari sa amin ni Gael. Paano mo nga pala nalaman na nandun kami? May tumawag kay Hillary. May nag-tip sa amin. Sander, may problema ba? Sander, ba't hindi mo ako matignan? Sander. Ana. Layuan mo na si Gael. Alisin mo na siya sa plano natin. Bakit mo nasasabi yan? Dahil yun ang nararapat. Hindi ako dapat pumayag na bumalik siya sa buhay mo. Hindi ko dapat hinayaan na umalis ka kasama niya. Sander, nagsiselos ka na naman ba? Oo. Nagsiselos ako. Sobra. Na magkasama kay ni Gael ng buong gabi. Pero ang mas hindi ko matanggap, eh muntik ka na mapahamak at wala ako doon para protektahan ka. Pakiramdam ko sasabog na tong dibdib ko eh. Ano, hindi ko alam kung kaya ko pang makita kayong dalawa na magkasama. Ano, sabihin mo sa akin na wala akong dapat pagselosan. Ang sabihin mo sa akin, lalayuan mo na si Gael. Sander, yan din yung gusto kong gawin. Pero pagkatapos ng mga nangyari, nung akala ko mawawala siya sa akin, napag-isip-isip ko na hindi ko siya kaya mawala sa buhay ko. Mahal mo pa ba siya? Layuan mo na si Ana. Kailan ka pa naging tatay ni Ana? Sino ka para utusan ako? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka kay Ana? Pagkatapos mo siya ipagkalulo, ipagpalit, sinira mo ang buhay niya. Wala akong alam sa nangyari. Biktima lang din ako ng kasinungalingan ng pamilya namin. Sa tingin mo ba, may babalik mo sa dati ang lahat? Teka, at sinong karapat-dapat para sa kanya? Ikaw? Oh, ako. Mahal ko si Ana. At hindi kagaya mo, hindi ko gagawin na saktan siya. Pero hindi ikaw ang mahal ni Ana. Sa tingin mo ba mahal ka ni Ana? Ginagamit ka lang niya. Parte ka lang ng plano namin para pabagsakin si Salvador. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Sande. Kilala ko si Ana. Kilala mo siya? Pero nagawa mo siyang talikuran. Saktan noon. Kaya hindi ako papayag, Gael. Hindi ako susuko. Sander. Gael. Asentado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Click the i button.